Alam mo ba na dito sa Pilipinas, naganap ang dalawa sa pinakamalaking naval battles sa kasaysayan ng mundo? Sinasabing largest aircraft carrier battle, ang Battle of the Philippine Sea noong June 1944. Sa laban pagitan ng US Navy at Japanese Empire Navy, gumamit ng 15 US ships, 9 na Japanese carriers, 170 warships at 1,700 aircraft. Ang Battle of Leyte Gulf naman noong October 1944 ang binansagang pinakamalaking naval battle kung bigat ng barko at mga kinargang gamit pandigma ang pag-uusapan. Umabot lang naman ng 37,000 tons ang bigat nito. Katumbas yan ng 185 blue whale. Ngayon, alam mo na! Sa puntong ito, recap muna natin ang pagtataya ng panahon mula sa pag-asa. Ayon nga kay Meno Mendoza, isang forecaster ng pag-asa, northeast monsoon pa rin ang dominanting weather system na nakakaapekto sa Luzon. Kaya naman asahan ang maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan, lalo na dito sa silangang bahagi ng Luzon, partikular yan sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Samantala dito naman sa Visayas at Mindanao, all good weather condition ng Iral, wala rin o may chance rin na mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan, dulot naman yan ng localized thunderstorms, kaya bago umalis ang bahay, huwag pa rin kakalimutan magdala ng payong. Samantala dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, pangkalatang maaliwala sa panahon pero may posibilidad pa rin ng mahinang pag-ulan lalo na sa dakong hapon o gabi dulot ng localized or ng northeast monsoon. Magpapatuloy pa rin ba ang magandang lagay ng panahon sa inyong lugar sa susunod na mga araw? Alamin yan sa 3-day weather forecast mula sa pag-asa. Sa mga nagse-celebrate ng Panagbenga Festival sa Baguio, maasahan ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan, magpapatuloy yan hanggang sa Miyerkules. Pero pagdating ng Huwebes, gaganda na ang lagay ng panahon pero may posibilidad pa rin ng mahihinang pag-ulan. Ang temperatura ay mababa lamang na maglalaro sa pagitan ng 12 to 24 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila, all good weather condition ng Iral sa susunod na tatlong araw. Maliban na lang yan sa posibilidad ng mahihinang pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Ang temperatura ay mula 21 to 31 degrees Celsius. Sa mga may balak bumisita ng Cebu para tikman ang famous nilang lechon Cebu, asahan ang all good weather conditions sa susunod na tatlong araw. Maliban na lang sa posibilidad na mahihinang pag-ulan, kaya bago umalis ng bahay, huwag kalilimutan magbitbit ng payong. Ang temperatura papalo ng 32 degrees Celsius. Sa Darien, capital of the Philippines, Metro Davao, dahil walang anumang sama ng panahon ng umiiral dito, asahan ang pangkalatang maliwala sa panahon bukas hanggang sa Huwebes. Maliban na lang yan sa mga isolated o mga pulupulong pag-ulan, lalo na sa dakong hapon o gabi. Ang temperatura ay mula 23 to 33 degrees Celsius. At sa mga may balak mag-island hopping sa Zamboanga, asahan ang pangkalatang maaliwala sa panahon pero may posibilidad pa rin na mga pulupulong may hinang pag-ulan, magpapatuloy yan sa susunod na tatlong araw. Ang temperatura aabot ng 33 degrees Celsius. You can't cross the sea by merely standing and staring at the water. Pagmasdan ang ganda ng larawang ipinadala sa amin na may temang Under the Sea. Sa unang larawan na ipinadala ni Shaira Caberos, makikita ang tila misteryosong hugis ng isda sa Ostrom, Cebu. Pagmasdan ang ganda ng yamang dagat ng Batangas sa litratong kuha ni JD na relax pang lumalangoy. Ang nakakalmang kulay ng dagat sa Occidental Mindoro ay isang bagay na babalik-balikan mo talaga. Yan ay pinadala ni Jason Longatan Flores. Kung magagawi ka naman sa Calaguas Island sa Camarines Norte, huwag nang palampasin ang pagkakataong sumisid at pagmasdan ang natatanging ganda ng coral reefs dito. Yan ay ikinunan ni Mikel Romano. At ang huling larawan ay tampok na ipinadala ni Nathan Alibadbad. Ang pagsisid sa misteryosong karagatan na complete with scuba gears pa ay kinunan pa mula sa Sarangani Bay. Nako Nathan, ingat sa paglangoy ha! Ilabas na ang inner photographer in you at magpadala na sa aming programa. Narito ang mga paraan. Mahilig
Hindi ka bang kumuha ng litrato? Here's your chance to share your photos on Panahon TV. Ipadala ang photos ng iyong adventures, food trip, weather situation, scenic spots, festival or events na iyong pinuntahan. Pwedeng i-post sa aming social media accounts o sa iyong timeline gamit ang hashtag Panahon TV. Lagyan ito ng caption or title, lokasyon kung saan ito kinuha, at isama rin ang iyong pangalan. Ano pang hinihintay nyo? Send your photos now and get a chance to be featured in our program. At dyan nagtatapos ang aming programa, manatiling nakatutok sa aming social media accounts para sa updates ukol sa lagay ng panahon. Live mula sa PAGASA Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay ng impormasyon. Ako si Patrick Obsuna, magandang umaga at magingat po kayo.